What's up, ka-crypto? Welcome to the webinar. My name is Patty Candole and I will be your speaker for today's session. So, welcome po again dito sa ating webinar ngayon. Ito po ang pag-uusapan natin about the blockchain and automated crypto trading introduction to Royal Q, the intelligent robotic trader. Ano nga ba ito? So, meron tayong part 1 hanggang 5, no? Para maintindihan natin kung ano yan kasi himay-himayin po natin. So, let's understand first the basics. What is blockchain? Ano po ang blockchain? Ang blockchain po ay isang digital database or ledger that is distributed among the nodes of a peer-to-peer network. Each block is connected to the next block using a cryptographic signature, the underlying basis for cryptocurrencies. Blockchain po, as simple as ito yung mga blocks na kung saan naka-record po lahat ng transactions po natin. So, in layman's term po, meron tayong banko, right? No? In terms of transactions. Ngayon, yung mga banko po natin, like for example, I am a BPI holder, nakaka-withdraw ako sa ATM ni BDO pag nag-offline ang BPI ATM machine. Bakit po? Dahil ang ginagamit na network ng mga banko natin, which is controlled by the BSP, is yung tinatawag na banknet. That's why nakakapag-withdraw tayo, nakapag-transfer, or nakapag-deposit. Okay po? And sa digital economy or in the modern world, ang tawag po dyan ay blockchain technology. Nandyan po lahat or record ng mga transaction na kung saan ito po ay safe, transparent, fast, and efficient technology po. So like for example, in the back end, para po magkaroon or makapag-create ng new transactions or makapag-validate ng mga transactions sa loob ng network, meron pong tinatawag na hashing function. So, ano po yung hashing function? Yun po ay combination ng numbers at saka letters na kung saan to proceed with a new block, kailangan ng original hash at previous hash. So, once na-validate po ang transaction na ito ay legitimate, magkakaroon na po ng new transaction. Ganun po ang nangyayari sa loob ng blockchain. So next, ang blockchain technology po, ito po yung pinaka-leading information technology sa mundo po ng IT. So ito po ay maraming sectors or maraming gumagamit ng blockchain technology. At ito yung apat na yon, yung cryptocurrency, DeFi, NFTs, and Metaverse. So ano tong mga to? Cryptocurrency muna tayo, no? From the word itself, cryptocurrency, currency, it means may value siya. Ito po ay ginagamitan ng cryptography. Since ang blockchain may cryptography, tama po, yung tinatawag na hashing function. So, ito po ang halimbawa ng mga cryptocurrency, mga digital currency. Pera po siya, pero digital. Yan, nakikita nyo na po yung Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, USD Tether, and Dogecoin. Yan po ay mga example ng mga cryptocurrencies or digital currencies. Next po ay yung tinatawag ng DeFi or Decentralized Finance. Ano po iyon? Ito po yung tinatawag na crypto banks. So, since meron tayong pera na digital, yung crypto, saan po natin i-impok? Sa mga banko po. So, in traditional way, yan po sila Metrobank, BDO, S-West. So, sa mundo po ng digital, sila po si Binance, Bybit, HTX, KuCoin, Kraken, sila po yan. Okay, mga distributed ledger. Ibig sabihin po ng decentralized, opposite ng centralized. Halimbawa po, yung mga banko natin, regulated yan at centralized yan ng Bangko Sentral. Meanwhile po, etong DeFi na to, decentralized po siya. Okay, so ibig sabihin, wala pong intermediary or governing body in the middle na nagmamanage po ng transactions, kundi via peer-to-peer network. Okay, sana naintindihan po no, kung ano yung DeFi. Next po, yung tinatawag na non-fungible token or NFTs. Simple lang po ito, no? Mga digital asset po ito or mga digital art or collectibles, no? Na kung saan meron po itong unique cryptographic asset or metadata. It, sabi nga nila, NFTs is the future of ownership. So, ibig sabihin, halimbawa po na to, yung nakita yung Bored Ape Yacht Club collection ng mga na Bored Ape. So, iba't iba yung facial expressions. Para makabili ka ng art na yan, yung collection na yan, kailangan mo ng 50 Ethereum. Okay? Ngayon, kung meron kang 50 Ethereum,
Halimbawa, ako yung nagmamayari ng collection na yan, yung specific image na yan, yung art na yan, binili mo sa akin ng 50 Ethereum. Yung ownership galing sa akin, matatransfer na sa'yo. Okay, so hindi po yun nare-replicate itong mga arts po natin. Okay, next po is metaverse, simple as the digital universe. So kung may napapansin kayo online, yung mga videos, sa reels na mga nakikita po ninyo na mga tao na gumagamit ng mga wearable devices kahit nasa train, naglalakad man sila, na gumagamit ng mga wearable devices na mga augmented reality or VR. Ayan, kalimbawa no, si Meta Platforms, no, isa sila sa mga, si Mark Zuckerberg, isa sila sa gumagamit or nag-a-adapt po or may mga technology products na mga ganito, na mga 3D, na mga VR, AR. Okay, so yan po yun. Yan yung apat no, na pinaka-importanteng sektor na gumagamit ng blockchain tech. So legit ba talaga yung blockchain? Yes po, no, and these are the real-world companies that build on the Ethereum blockchain. So Bitcoin has its own blockchain and ecosystem, Ethereum as well. So sa Ethereum, ito po yung mga companies na yun, from banks, tech companies, insurance po, no, logistics. I know you are familiar with those companies. So ang dami po nilang nag-adapt na sa Ethereum. So yan na po yung pinaka leading po na technology in this digital era po natin. So these are companies na using blockchain at the same time accepting cryptocurrencies like Ethereum as mode of transactions. So that is crypto na may value talaga siya, na pera na siya. Okay, so paano ba tayo napunta sa crypto? Okay, let's going back to the evolution of money po, no, ma'am answer. So dati po, yung mode of transaction natin or mode of exchange is bartering lang. Okay, like kung meron kang kalabaw, pagpalit mo sa bigas, or if meron kang bigas, pagpalit mo sa gulay. So that is bartering. Hanggang sa na-discover po yung gold, yun nga lang, yung gold, mahirap naman pong dalhin, no? Na nag-travel ka, magdadala ka isang gold bar, baka manakaw pa yan sa'yo. So naisipan po ng government na mag-create po out of the gold or silver na gumawa po ng metal coin. So yan po yung mga barya natin. At naisip naman ng gobyerno na hindi din siya pwede kasi nga mabigat din yung 1 million na puro barya lang. So gumawa yung gobyerno ng mga paper money. So yan po yung mga piniprinta po, no, ng Bangko Sentral na kung saan meron tayong 1,000 bill, 500 bill, 200 bill. So yan po yun yung pera nating papel. Hanggang sa, dahil nga may mga modern technology na or advanced na yung mga teknolohiya natin, meron ng plastic cards. So ito na po yung mga debit and credit cards po natin. Okay, or mga ATM cards po natin na pwede pa lang yung pera natin, safe pa lang ilagay sa mga cards. Okay, and going back during this time na na-create po itong ano, no, yung plastic cards dati, ayaw natin sa credit card kasi yun nga, hindi safe or baka baunin naman ako sa utang. Pero look at now, no, marami ng bangko na nag-o-offer na halos pamigyan na lang yung credit card kasi marami ng mga tao na educated enough how to use po the credit cards. Okay, so hanggang sa during the time of pandemic po, nag-evolve yung technology again natin. It evolves again at ito nga po, may mga din discover tayo mga electronic money or e-wallets. We are storing our money po via a mobile application. So ito na po sila, GCash, PayPal, no, Lazada Pay, GrabPay, sila po yan. And then crypto came into existence. Kasi bakit po? Itong traditional natin na mga pera or mode of exchange is controlled by the government. Okay, at minsan bilang gumagamit nito, may mga na-encounter po tayo like system maintenance, no? Sino po dito yung mga gumagamit ng GCash na nakapila ka na, nakakain ka na sa restaurant tapos nung during the bayaran na nag-unable pala, no, or unavailable yung system ng GCash. So yun, medyo mahirap yun. Ang iba naman in terms of remittance, sa taxes at sa mga charges, sobrang mahal. So that's why crypto came into existence po. No? And ito po yung ginagamit ng mga tao na ngayon, like big companies, no, mga merchants. So cryptocurrency, sabi nga nila, it's the future of money to provide po sa atin ng very fast, safe, efficient, and transparent mode of transactions.
Dahil ang sabi ko nga, ang cryptocurrencies po, excuse me, ay naka-operate po sa blockchain. Decentralized po siya. Alright, so meron po ba talagang value ang crypto, ma'am? So eto po, I'd like to show you the crypto market capitalization. So for Bitcoin po, no, 1.15 trillion na. Okay, to date, yung market cap niya. For Ethereum naman, $377 billion in dollars. Okay, and stable and other cryptocurrencies. You can research po in CoinMarketCap yung updated po nito na market cap nila. Okay, and the other cryptocurrencies. So, ibig sabihin, may value na po. Okay, at maraming nang nag-accumulate, maraming nag-hold. So, that is blockchain. Now, I like cryptocurrency kasi gusto ko fast withdrawals, yung transfer ng pera, na wala nang any maintenance. So, we need cryptocurrencies po to transact with these different kinds of sectors na gumagamit ng blockchain. Example, NFT, mahilig ka sa art, bibili ka niyan, eh ang pambayad mo Ethereum eh. Gagawa ka ng digital universe economy, wala kang Ethereum, wala kang other cryptocurrencies, wala kang Bitcoin. So you need to transact, you need to accumulate cryptocurrencies para po makapag-transact po tayo dyan. Okay? So to accumulate cryptocurrencies po, you need to trade. Ayan, sino po yung mga idea dito sa trading? Or pag sinabi nating trade, ano po yung lumalabas po sa isip po ninyo? Alright, thank you po. No? May nagsabi po dyan, buy and sell. Ayan, tama po. No? Kasi ang trading po, it comes in many forms, yung pagbabuy and sell. In traditional, pwede kang magbuy and sell ng mga sasakyan, buy and sell ng lupa, ng mga gadgets, cellphone, mga sapatos, buy and sell. Ayan. So, in modern economy, meron na din pong bagong iti-trade na mga assets. Okay, di ba? The assets po ang tawag natin doon. So, trading po, the very concept ng trading is to buy low, sell high. Okay? Buy low, sell high. Sa digital economy, may tatlong types ng trading na pwede mong i-accumulate na asset that have a value over time. So, ano po yun, no? Forex trading number one. Ito po yung pag-trade ng fiat currencies. So, ibig sabihin, buy and sell po ng mga pera ng iba't ibang bansa like USD to Japanese yen, yen to peso, peso to dollar. No? Yun po yun, fiat currencies po yun. Dito, sa pag-trade naman ng forex, is that meron po itong stop loss. Ibig sabihin, sineset mo or nililimit mo kung magkano lang yung pinatalo mo dito. So, ibig sabihin, talo talaga siya, hindi po panalo. And wala po itong trading on the weekends kasi po ang involved naman dito ng mga markets or players po is mga bangko. Eh hanggang Monday to Friday lang po siya nag-ooperate. So, no trading on the weekends po yan. Second po na trading is yung tinatawag na stock trading. Ito yung pag-trade ng shares of stock or shares of ownership in a publicly traded companies po. So, meron po tayong Philippine Stock Exchange. So, like for example, gusto mong bilhin ng shares ni Jollibee, ni McDo, ni San Miguel, pwede po doon sa Philippine Stock Exchange. So, ito namang trading po, itong stocks na ito, is long term po ito controlled by the company kasi nga ownership ito ng mga public companies. Ngayon, ang unang makapag-benefits po dito ay mga major shareholders. So, if di ka, kung minor shareholders ka lang, hindi ka kaagad makaka-receive ng ROI or dividends. So, usually, makaka-receive niyan mga 5 years or yung iba nga 10 years pa, 15 years, matagal kasi long term talaga siya. Okay? And lastly, ito po yung recommended ko, yung pag-trade po ng crypto or cryptocurrency trading. So, ito na po yung pag-trade ng digital currency, yung Bitcoin, Ethereum na nakikita po ninyo kanina. Again, it's very safe to trade this asset kasi nga po, decentralized siya dahil nga, naka-operate po under the blockchain. Okay? So, paano po ako ma-involve sa crypto kung gusto ko mag-accumulate yan, ma'am? Well, there are many ways po na ma-involve po tayo sa cryptosphere. So, yung tinatawag na airdrops, mga free cryptos, no? New listings, mining, farming, into payments, no? And tinatawag nating play to earn, arbitrage, taking, trading. So, and marami pang iba. Okay? And the first ever crypto came into existence po, yung nakikita nyo nga no kanina, is Bitcoin.
So let's go down into the understanding, or magkaroon muna tayo ng Bitcoin 101 para maintindihan nyo kung ano yung Bitcoin, since siya yung pinakaunang cryptocurrency na na-invento. So sino po ang naka-invento nito? Si Satoshi Nakamoto po. So Satoshi Nakamoto, wala po nakakaalam kung sino siya. Is it a group of people or companies po ba ito? No, or isa lang ba siya? No? And if you research po online sa white paper ng Bitcoin, ang tawag po sa kanya doon, Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. So na-launch po ito in 2009. And again, this is decentralized kasi nga po, nagre-rely lang tayo sa peer-to-peer network to manage the transactions at issuance ng supply ng Bitcoin. So, third, limited lang po yung supply ng Bitcoin. Okay, 21 million Bitcoin lang, and there will be only Bitcoin in existence. Hindi po 25, hindi po 30 million, hindi po 40 million, hindi po 50 million, kundi 21 million lang. That makes Bitcoin deflationary asset. Ibig sabihin, habang tumatagal po, lumalaki or nag-appreciate po yung value niya dahil nga po scarce yung supply. Okay? So Bitcoin came into existence po with the process of what you call consensus mechanism, na ang tawag po ay proof of work. Ano yung proof of work? Ibig sabihin, yung mga nagmimina, na ang tawag ay miner, minimina nila yung Bitcoin in the way of proof of work, na kung saan ang magsosolve po sila ng mga mathematical equation or no, yung combination ng alphabet and numbers. Pag na-solve po nila yun, magkakaroon po sila ng tinatawag na Bitcoin reward. So, magkakaroon sila ng Bitcoin, no? Re-rewardan sila sa loob ng Bitcoin network. Okay? At yung mga yun, yung mga miners na yun, sinosolve nila yun using the supercomputers. No, yung mga supercomputer hardware, yung ginagamit nila para mapabilis yung transaction. Kailangan mabilis din yung computation nila. So that's what you call po the Bitcoin halving season, na nangyayari po every 4 years. Pag re-reach po nung, or maubos yung isang block ng Bitcoin, yun po yun, para makapagkaroon na po ng another Bitcoin supply. Kasi 21 million lang po, at ang kulang na lang po, no, yung iminina na lang po, yung hindi pa available sa market, wala pang nagmamayari, isa sa less than 2 million na. The rest po na distribute na sa iba. Okay, so that is Bitcoin. Another one, ito po yun, as I've said, nag-appreciate yung value niya over time. Dati, 2012, yung value po ng Bitcoin is, ito lang yung mabibili mo. 2013, mas dumami na nabibili mo. 2014, puno-puno na yung cart mo. Hanggang sa last 2020, kaya nang bumili ng isang sasakyan ang value ng isang Bitcoin. Kaya no worries, kung sa 21 million meron kang isa, okay lang, kasi tumataas yung value. Hindi katulad po sa pera natin, na kung meron kang 3 million ngayon cash or nasa banko mo, ang value niyan after 10 years hindi na ganun kadami na marami kang mabibili sa isang 3 million. Halimbawa na yung 3 million isang sasakyan, after 10 years hindi na yan makakabili ng isang sasakyan, kasi ang mahal na ang sasakyan after 10 years. So parang ganun siya. So nag-appreciate po, parang lupa, no? Hindi naman nagde-depreciate yung value ng lupa. So ganun po si Bitcoin, deflationary in nature. So yung sinasabi ko nga po kanina, na tinatawag na Bitcoin halving, na nangyayari every 4 years, yun po, ibig sabihin, sa loob ng 4 years, meron pong pag-angat at pagbaba ng presyo ng Bitcoin. So halimbawa po dito, last 2014, no, nag-spike po, no, yung price ng Bitcoin from 1,283 at nag-dump po ng $687. And fast forward po tayo, last 2024, nag-all-time high po ang value ng Bitcoin ng $73,000 isang Bitcoin. Yun po yung value niya. I-times na lang po in peso, nasa I think 4 million plus yan. No, 4 or 5 million ang isang BTC. So, ganun po, no, ang nangyayari sa Bitcoin. Yung 73,000 na yun, na value na isang Bitcoin, hindi kaagad po yun, naging ganun, na bumulusok po ng 70. Nag-start po yan sa $1, $10, $7, hanggang sa lumaki po, umabot na nga po ng all-time high ng 73. So, meron akong papakita sa inyo, ito yung tawag na Bitcoin stack to flow chart or logarithmic chart.
So dito po makikita natin yung adoption po ng Bitcoin, kung paano siya nagsimula, no? So going back to the pioneers era in 2010, since na-launch ang Bitcoin 2009, nagkaroon po ng pioneers era dito, nag-start ng mag-trade yung Bitcoin po, no? At ang price po dito nagsimula sa 0.1 centavos, nag-all-time high ng more than $10. So pioneers era, yan po yung mga early adopters, mga unang nakapag-discover about Bitcoin, hanggang sa marami na pong nag-speculate about this asset. So bumulusok po yung price niya up to 1,000. Yan, hanggang sa na-discover din po ng mga maliliit na negosyante, yung retail traders era. Diyan na po nang maraming pumasok sa Bitcoin market. Kaya din po during this time, nag-surge po ang value, or nag-surge po yung value ng Bitcoin at saka yung trading volume niya. Yan. So that is 2018. Ngayon po, we are in the corporations era from 2020 to 2024. Ibig sabihin po dito, marami ng mga malalaking companies, like corporations na po talaga ang nag-accumulate or nagtitrade or nag-hold po ng Bitcoin. And they accept Bitcoin as mode of payment. So ito po yun. At ang prediction po dito, ang value ng isang Bitcoin po ay nasa $100,000, isang BTC. And we are looking forward po na makita ng government, ito po yung government's era, the nature po or yung kagandahan po ng Bitcoin, no, as a mode of exchange. Ayan, government's era. Actually, itong corporation's era and government overlapping na po yun, kasi way back 2021 or 2022, I think, El Salvador, no, a country from Latin America, is legal tender na po yung Bitcoin doon. So yung ginagamit lang payments po doon ay Bitcoin na. So we're looking forward, no, the future of Bitcoin na ma-regulate po siya ng government. So this time around, yung mga governments kasi is inaaral pa nila, no, kung maganda ba talaga itong Bitcoin. Okay, so that is the future, no, na hindi lang tayo nag-i-invest sa isang asset na hindi natin alam yung future niya at kung masusustain ba tayo nito in the long run. Ayan, so now, may mga companies na ba? As I've mentioned po, no, earlier, na may mga companies na nag-accept ng cryptocurrency. What are those companies? Ito po yan. Sila McDonald's, Starbucks po, Burger King, mga tech companies like Apple, Google, Meta, no, Mastercard, yan, yung sa mga cards natin, Microsoft, Tesla, nag-accept po sila ng crypto. Na-accept nila Bitcoin, Ethereum, Solana, and many other cryptocurrencies. So, most likely ang mga tinatanggap talaga na stable coins. Ayan, more especially Bitcoin po. So, how about naman po dito sa Pilipinas, ma'am? Well, dito sa Philippines, no? Ano po, yung Boracay, no? One of our seven wonders. Binansagan po yung Bitcoin Island. Marami po dyang merchants, over 400 plus po, ay nag-accept ng Bitcoin payments. Either cafe po yan, restaurant po yan, mga pasalubong centers, no, mga pasalubong stores, nag-accept po sila ng Bitcoin. Yan. And marami pong events po dyan, mga Bitcoin assembly or conference, nandyan po nangyayari sa Boracay. And the first ever po na banks na nagkaroon po ng crypto ATM is Union Bank, where you can buy and sell or transact Bitcoin po, no? So si Union Bank po yung nanguna. And dito sa Pilipinas naman po, in terms of ownership, actually pang number 8 po tayo sa Philippines, no? 6.9 or nearly 7 million po of the Filipinos ay nagmamay-ari na po ng cryptocurrency. Now, we don't know, no? Hindi natin alam kung Bitcoin ba ito, Ethereum ba ito, Solana ba ito, ADA ba ito. So marami kasing crypto, eh. So, pero according to Coin Journal, based on study, nearly 7 million ang merong cryptocurrency. So ganoon na po pala ka ano yung adoption ng cryptocurrency sa Pilipinas. Sabi ko nga 21 million po, no, ang supply ng Bitcoin. So nasaan po napunta yung ibang supply, ma'am? Ito po yung distribution ng 21 million Bitcoin. So napunta sa individual, no, corporations, BTC ETF na may hawak po mga trillion asset managers, ayan, sa government and sa Toshi wallet, miners, lost BTC, ibig sabihin ito yung mga nawawalang Bitcoin kasi may mga addresses na hindi na na-open, nakakalimutan na yung password or mga set phrases na tinatawag. And yet to be mined is 6.6%, is less than 2 million na lang of the Bitcoin supply. So yan yung pag-aagawan natin, no? Kung if ever maisipan natin na mag-accumulate ng Bitcoin,
know, right after the session na nagustuhan niyo po yung presentation about this. So, again, for us to accumulate, no, Bitcoin, you have to trade. Buy low, sell high. And how to be involved in trading. So, since gusto mong mag-trade, kailangan maging involved ka sa trading sphere, sa trading space, no? So, for you na maging involved, mag-enroll ka po ng mga trading courses. Attend ka, no, ng mga webinars, orientations, enroll a course. Bakit po? Para po, alam mo kung alam mo yung, maintindihan mo yung trading market, yung kailan ka mag-open at mag-close ng position, yun po yun, no? So, ang trading courses po, medyo mahal siya, may kamahalan po, no? Either ito po ay 60, 70, or 80k in peso, $1,500. So, ganun po kamahal ang mga trading courses. So, ano po yung aaralin dyan? Ito po yung mga patterns po na ito, itong mga graph na ito, mga indicators. Yan po, kasi pag hindi natin inaral yan, no, mako-confuse tayo when to buy and to sell. Malaking tulong po yan in terms of our trading decisions at to earn more profit. Yan po yun. So, once you graduated with the course, magaling ka na, napag-aralan mo na, you can open a crypto bank. Kasi sa crypto bank, again, sabi ko nga, dito lang ang legit na magte-trade ka. Dahil dito mo nakikita ang trading market. Nakikita mo yung live prices ng mga cryptocurrencies. For example, ito po, HTX. So, ito, nakikita niyo po yung chart ng Bitcoin, BTC/USDT markets, no? Yan po yung pairs, yung chart na yan. Yung tawag po dyan, mga candlesticks, no? And dito, nakikita niyo po kung magkano yung mga binibid na price in terms of buying and selling Bitcoin. Excuse me. So, ganun po, no? Now, may alam ka sa trading, ang trading din po, dalawa din po siya, no? Manual and automated. Okay? So, ano po yung manual? Number one, yun pong technical analysis. Yun po yung sinabi ko kanina, mag-aaral po kayo. Aaralin po natin yung mga chart na yun, yung mga indicators na yun. And then, kailangan updated po tayo sa balita. Okay? Updated tayo sa balita kasi may mga balita po na nakaka-influence sa price movement, no? Yung volatility ng market, rather. And then, dahil manual yan, manual tayo mismo yung titrade, human as we are, no, we are ano po, no, driven with different emotions, no. Pwede masaya ka ngayon, mamaya malungkot ka, mamayang gabi galit ka, kinabukasan iiyak ka, no. Depende po 'yun, and emotions po, no, mahirap i-handle 'yan. Kaya marami pong mga manual traders na nasusunugan or nalulusawan po ng capital with their trading decisions, no. Kasi halimbawa po, masaya ka ngayon, nag-trade ka. Ayun, tapos nag-profit ka. So happiness becomes confidence, no? Naging confident ka na dahil alam mo na yung galaw ng market. Ngayon, dahil confident ka na, nakikita mo na yung ganito ang profit ko, ganyan-ganyan. So, expert ka na hanggang sa yung confidence mo magiging greed na yan, no? Dahil confident ka na nga, gusto mong mag-invest ng malaking capital kasi gusto mong malaking profit. Yung iba dyan, naglo-loan, no? Umuutang pa, binibenta pa yung mga kalabaw nila to invest a big capital, to earn big profits. Ngayon, dahil confident ka nga, at biglang nag-dump yung market, your confidence now becomes greed. Naging greedy ka na. Yan. Kasi natatakot ka, naging greedy ka na kasi alam mo na kumikita ka ng malaking profit eh. So, mag-invest ka pa ngayon more than dun sa nilabas mo. At such time na nag-dump yung market, kasi hindi naman laging paangat po yung market, nag-dump siya. Ngayon, nag-iba naman yung emotion mo, natakot ka na naman, no? Nagkaka-anxiety ka na kasi hindi mo na alam saan kukunin yung bayad dun sa nilabas mo bilang capital, tapos natalo, no? Now, greed becomes fear. So, nakikita po ninyo, no? Yan pong emotion na yan, pwede mangyari yan sa isang oras lang. Depende po sa galaw ng market. Yan. And those manual traders po are very unhealthy lifestyle, no? They're living in a very unhealthy lifestyle. Kasi nga po, yung mga yan, yung nakikita niyo po online na maramihang monitors, no? Actually, hindi na po natutulog yung iba dyan. Kasi nga po, binabantayan nila yung market. Kasi pag hindi mo binabantayan yung market, matatalo ka. Yan. Hindi na nakakain sa tamang oras, nakakatulog sa tamang oras, kakabantay po sa market. But, kasi kung hindi babantayan, again, you will suffer significant losses. Yan. That is manual trading.
na kung ayaw po nating ma-experience yan, may another ways. No, na mas mapadali po ang accumulation ng ating digital asset like cryptocurrency. No? Well, this is the new ways kasi nga nag-evolve na yung technology natin, nag-advance na. So ganun din po sa trading, meron din po. No, since nasa blockchain tayo and nasa mundo po tayo ng advanced technology, which is we are living in the robotic age, gumagamit din po tayo ng artificial intelligence in terms of trading our cryptocurrencies. So ito po yung automated trading. Ano po ang kagandahan ng automated trading, ma'am and sir? 24/7 po ang operation nito. Di po to nagpapahinga. Sa manual traders po, pwede kayong mag-trade straight ng 4, 5, 6, or 8 hours, pero never 24 hours. Hindi po kaya ng katawan natin yan. No, sa robot, tuloy-tuloy po siya. Mathematical data, ang trading niya po, yung trading decision niya, nakabase po sa statistical, mathematical, and historical data ng crypto na pinapatrade niyo po. So, hindi po yan naapektuhan ng any emotions na pag may nangyari, may mga balita, mga fake news sa company naapektuhan, hindi po gano'n, no? Emotionless po siya kasi nga AI po, no? Speed and efficiency, mas mabilis. Okay, mabilis kasi nga kaya po ng robot na mag-analyze, no? Magkaroon ng sarili niyang chart based on the data na natatanggap niya, and they can take advantage po sa volatility ng market. Ayan, and consistent po siya. Okay, kung ano yung naka-instruct po sa kanya, susundin niya lang po yun objectively, mathematically. Ayan, consistent po ang mga trading bots. Now, ano po ang trading bots na pipiliin mo kung gusto mong magpa-automate ng trade? Now, let me introduce to you the Royal Q Trading. Royal Q AI bot is the new intelligent robotic trader po of this generation. Okay, so marami pong robot-robotan sa labas, pero bakit po kay Royal Q kayo magpa-automate ng trades po ninyo? Simple as one click lang po ito to start the quantitative trading. So baka may na-expect po dito na may makikita kayong physical na robot. Wala po, no? Ito po ay mobile application na na-download po sa Google Play, App Store, and pwede pong i-download via APK. Yan, ito po ang interface niya, no? If you're wondering, no, in terms po pag mobile, pag sa website, iba naman po yun. Naka-laptop ka, iba naman po yung interface niya. Yan. Now, paano po nag-work yung robot? Now, paano siya nakakapagkaroon ng access po doon sa trading market? So, simple as with the process of what you call API binding. So, yung API po na mag-provide po sa exchange. So, yung mga exchanger, yung crypto bank po, meron po yung mga API. Ina-allow nila yung mga trading bot na mag-connect. So, si Royal Q po, kunin natin yung API, ipipaste natin at ibabind po natin. API or what you call application programming interface, no? It is a protocol, no? Or a programming language na kung saan nag-uusap yung dalawang application with the use of API key and the secret key. So ganoon po siya. Pwedeng hindi HTX, pwedeng Binance, pwedeng KuCoin, Kraken, yung mga supported po na crypto bank kay Royal Q. Pag na-connect na po yan, si robot po may access na sa market. Okay, na ano po yung features na bakit po si Royal Q compared to the other trading bot? Ito po yung features niya, marami pong features pero introduce ko lang po yung mga basic, no? Ayan, si Royal Q po, saan po siya nakatrade na market? Sa spot and futures market po. Marami po kasing market, no, sa loob ng crypto bank pero nagtitrade lang po tayo sa spot and futures. Pero sa community po natin, ang nagtitrade lang po tayo or nire-recommend namin is the spot market. Diyan lang po tayo nagtitrade. Kasi yung futures po, we don't recommend it kasi nga mababala yung leverage. At the same time, ang mga nandito naman po sa mga community natin ay mga beginner. No, futures is for the experienced or advanced trader po. So, we trade in the spot market. It's the easiest market, good for beginners. At live po yung mga market prices na nakikita po natin. And pairs, yung pairs po, trading pairs ni Royal Q is we are trading in the USDT, BTC, ETH pairs. So ano po ibig sabihin na halimbawa po, ang pinapatrade po ninyo ay Cardano. Cardano is ADA/USDT. Ibig sabihin, ADA, yan yung binabuy and sell mo, yung pinapatrade mong cryptocurrency. At ang ginagamit mong transaction or mode of transaction is USDT. That's why pag nag-take profit ka, USDT po ang magre-reflect sa balance mo.
Coins. Ganun din po for BTC and ETH. At coins naman, no, it has access to over 1,000 coins. Yan, marami pong cryptocurrencies in the market, pero pinipili lang po ni Royal Q yung mga legit lang, yung alam niyang for long term or proven and tested na ng maraming users all over the world. So, yan kami mga bagong listing sa crypto banks, eh, chinecheck niya rin po yun. Pag mga nakadilist naman, tatanggalin din po niya. Yan, so, over 1,000 coins and different top 8 exchanges. So, Binance, HTX, Kraken, Indodax, Bybit, OKX, KuCoin, Mix. So, yan po yung mga supported po or minamanage po ni Royal Q. Ayan, and dito po sa Pilipinas, kung user po kayo ng Binance, since ang Binance po ay nakablock na sa bansa natin, we recommend na gamitin po yung HTX. Pero if wala kayo sa Pilipinas, still using Binance is accessible pa rin naman siya. Yan, okay po, no, sa amin sa community, ang recommended po namin na ginagamit talaga ay HTX, Bybit, and OKX. So, and may mga bago po, no, sa mga bago po mga ano, VIP, KuCoin, at itong isa, Mex po yung ginagamit nila, or MEXC. Yan. So, eto po, kung gagamit kayo ng mga trading bots, yung merong track record. So, si Royal Q, proven and tested na po yan ng 2 million users all over the world. So, wala pa pong trading robot, no, sa market na umabot ng 2 million users. Yung iba kasi robot-robotan lang, fly by night, after 6 months, after 12 months, nawala na. No? Ito si Royal Key po, matagal na po siya since pandemic, no, 2021. Pero nag-boom po siya dito sa Asia, dito sa Philippines, gumamit po kami na ito, 2022 na. Yan, pero matagal na po si Royal Key na nag-exist po sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, lately lang din siya nag-boom before the or after the pandemic. And meron na pong $159 million, no, USDT total profit. Ayan. So, by the way, USDT is a cryptocurrency na kung saan nakapeg po sa dollar ang value niya. So, siya po yung dollar na crypto. Ayan. So, wala pa pong robot, no, na nakapag-generate ng ganitong profit. No, trading lang po ito. Ayan, and present po siya sa 200 plus countries or areas, so that's all over the world, and translated in 15 languages. Kaya mabilis din kasi nga may mga countries na hindi naman talaga English speaking, no, na translate ng application sa another language. Like if you have friends from France, no, na interested mag-automate ng trade, since hindi siya marunong mag-English, gagamitin niya lang yung French. Yan, kaya mabilis po tayong dumami, no, dumami yung users ni Royal Q. Yan. So, that's for the track record and basic features ng ating Royal Q. Now, ano po ang trading strategy niya, ma'am? Kasi sa trading po, marami pong strategy yan, di ba? So, ito po, no, for Royal Q, ang ginagamit niya pong trading strategy is yung quantitative. Yan. Ano yung quantitative? As simple as, nakarely po ito sa mathematical and statistical model to make trading decisions. So, again, hindi naapektuhan ito ng any FUD sa market, mga balita, no, fear, uncertainty, and doubts po sa market. Yan, naka-base lang po siya dito mathematically. Yan. Ang sabihin, quantitative po, small profits pero buy and sell. Maramihang buy and sell. Yan, so, spot martingale trading tool. So, ito naman yung ginagamit niyang trading tool. Ibig sabihin po, si Royal Q, meron siyang kakayahan to, na makapagbili, no, or to buy with the dip, no, makapag-buy the dip with the precise timing. So, ganun po siya. Ganun po yung mga martingale bot na nakapag-take advantage nila pag nag-downtrend po yung market in a short-term cycle. Yan. At kaya po niyang i-customize yung parameters para makontrol natin yung risk natin based on risk appetite, risk tolerance natin, or yung trading habits po natin. Yan po yung spot martingale. Yan, so meron pong mas malalim na explanation yan, pero in our separate session po. Next is, si Royal Q din po ay gumagamit ng dollar cost averaging. Ano po ito? Where you can invest a fixed amount of money regularly, no matter what the price is. As simple as, yung bot natin is kayang bumili a certain quantity and a certain percentage of the price movement sa certain crypto mo, at kaya niya rin tong is ibenta in a certain percentage, yung average niya, to give you a possible maximum profit. So, DCA. Yan. Yan po yun. Meron po tayong malalim na explanation din dyan, no? Next po,
Yung trading, ma'am, meron po bang ano yan? Long term lang po ba yan? Ayan, so ang trading period po ni Royal Q merong short term, middle term, long term. So yung trading period niya dalawa, no? To access po yung tatlong gusto nating terms: cycle strategy period and one shot strategy period. Ano po yung cycle? As simple as non-stop trading, 24/7 operation. Yan, walang tigil po, no? Na after nag-sell yung robot, magko-continue pa rin siya na mag-buy and sell, and it will continue to operate. Yan, yung one shot, ano naman po yun? Kabaliktaran. Once na nag-take profit, wala na. Magre-reset up ka ulit. Okay? Ganun po yan. Mamaya dalalayman po natin yan. Now, si Royal Q, ang role po niya sa buhay natin, once na-hire natin siya as our trader, is mag-make profit para sa atin. Dahil siya na nga yung mag-trade sa atin, eh. Remember po, ang mga bangko, may mga traders po yan. Magkano po ang sahod nila? Malalaki po. So, which is ang goal nila to provide profit. Ganun din po dito sa automated trading. Profit din po. Kung saan, ang potential profit niya is 0.5 to 5% per day depending on volatility. Yan, what is volatility? Ito po yung price movement or yung paggalaw po ng market. So, assuming po, no, ang gusto niyong profit is 20%. Ang i-execute po ni Royal Q dyan, i-achieve niya yung 1%. So, benteng tigo 1% po yun. 20%. Yan. So, remember po, sa trading po natin, no, whatever it is sa trading, stocks, crypto, or forex, the market moves in three different direction. Three primary direction. Downtrend, uptrend, and sideways. Pag nag-down po yan, the market always recovers. Aangat po talaga yan. Hindi po forever na nasa baba lang. Meron pong price movement, meron pong paggalaw. And kayang mag-profit at the dip. Yan, sa pinaka-bottom, no? Kaya niyang i-trade or kaya niyang magkaroon ng transaction in the deeper price. And kay Royal Q, volatility is good. Yung sobrang magalaw ng market, advantage po yun sa kanya. Sa manual trading, mahirap po yun. Tawag po dun scalping. Okay? Na kung saan, very risky po siya at kaya marami pong mga manual traders po dyan na nasusunugan po ng kanilang capital. Ayan. So, yun lang po yung pakatandaan natin. So, I will give you a brief scenario kung paano po gumagalaw si Royal Q. Halimbawa po, nag-start kayo mag-training kay Royal Q. Hinire niyo po siya. Activated na po yung robot niyo, si Royal Q. Binayin niyo po sa HTX. Nag-add ka po ng capital. Na-set up yung parameters. Nag-trade siya. Umangat yung market ng 1.3%. Ano po ang gagawin ni Royal Q? Naka-standby lang po siya para mag-sell po yan anytime po. Ngayon, kailan po siya magsisell or magte-take profit? So, umangat po ng 1.3 yung market, tama? Bumaba po ng 0.3. So, magsisell na po ang robot dyan. Yung 0.3 po, yan yung sinetup natin. Pwede po yan maging 0.4, 0.5, depende po sa setup natin. So, dito, sa halimbawa natin, 0.3, magte-take profit ka ng 1%. Yan. What if naman po, ma'am, kung ano po, excuse me, paano naman po kung umangat pa po yung market, hindi lang 1.3? So again, 1.3 dito, umangat po up to 10%. Pag nag-drop po ng 0.3, dun palang magsisell. Kasi average po ng robot yan. Kaya dito, meron ka pong malinis na 9.7 take profit. So hindi po siya magsisell kaagad. Kasi nalalaman po ng robot yan, no? Nasa chart niya po, na-analyze niya, na maaangat pa ang market. Yan. Ipunin niya po yun. Okay, so kailan po siya magbabuy again? Yung callback mo natin pag nag-down po yung market ng 0, nag-down pa po siya, sabihin natin 10% ulit dito at umangat po ng 0.5, dun po siya bibili. Yan. Okay po, maliwanag po. So ganun lang po siya. For, ganun po yung setup niya, yung takbo niya. Depende po sa setup natin at ito po ay 24/7 po siyang nag-ooperate. Laging ganun na paulit-ulit. Sa manual trading po, pwedeng sa first part lang ng chart, doon ka lang, tapos ano ka, napagod ka na, nagpahinga ka na. Eh what if nung nagpahinga ka is nag-peak yung market, no? Umangat. So, may mga na-miss ka na opportunity. Yan. Keep this in mind po na in trading, you need big capital to make big profits. So, kung gusto mo ng malaking profits, kailangan malaki din po ang labas mong capital. Then, do not trade your money, you can't afford to lose. So, that's why po dito sa community natin,
nire-recommend namin na kung maglagay po kayo ng capital, wag po yung may panggagamitan po kayo. Like emergency, tuition, or may pababayaran kayo. So, dapat yung mga extra lang para tuloy-tuloy po ang trading natin. Again po, market is not your friend. The trend is. So, that's why meron po tayong tinatawag na life cycle. Para alam po natin kung kailan natin iti-take advantage po yung galaw ng market. So, kailangan sumabay po tayo sa trend ng market. Ayan, kung nag-down po ngayon, yung down kasi, yung pula, yung tinatawag na bear market, para sa iba, negative yan, no? Negative yan. Pero, sa iba na may mga extra capital, opportunity yan na makapagbili sila ng maraming quantity, maraming supply ng crypto na pinapatrade nila, na gusto nilang i-accumulate. Kasi nakakabili nga sila ng mura. Buy low, sell high nga. Yan, mabilis lang sabihin yung buy low, sell high, pero mahirap po yung i-execute. Kasi nangyayari po sa manual trading, ano na yan eh, buy high, sell low. Yan. No? So, ganun po siya. It's a perfect time for us to accumulate. Sa cycle natin ngayon, nasa game of accumulation po tayo. Kaya marami po ngayong nag-accumulate. Kasi nga marami pong nagsisell ng kanilang mga crypto holdings. Yan. So, pag umangat yung market, the more na mas matake advantage po natin and we will earn significant profit po. Yan. So, remember again po, no? It can buy the dip. Ayan. At ang robot po natin, meron po bang talo po dyan, ma'am? So, dito, sa RealQ po, trading po natin, low risk lang po siya at wala po siyang talo in terms po of capital. Kasi nga, meron po siyang tinatawag na holding power. Hinuhold lang po ng robot, no? Like for example, nag-dump po yung market, tapos wala ka ng capital na pang-cover po dun sa dump ng market para magkaroon ka pa sana ng transaction. Ang gagawin ni robot dun, naka-hold lang siya, no? Kumbaga, naantayin niya na mag-recover yung market. Pag umangat yung market, dun sa setup mo, no, dun na naglalaro, magkakaroon ka na ulit ng transaction, going back to normal na po yung trading mo. Ayan. Pero kung gusto mong matake advantage yung dump ng market, pwede kang mag-add po ng capital. Ayan, no. Yung sinasetup po natin, ang tawag po doon, trading parameters. Kasi nga po, kahit ano po, gano'n po kagaling si Royal Guide, gano'n po siya ka-intelligent mag-analyze, kung hindi po tayo marunong mag-command sa kanya or magbigay ng instruction, useless lang din po. That's why po dito, sa community natin, meron po tayo ma-proven and tested na po na mga trading parameters na galing po sa mga expert natin. Ayan, advantage po ito pag meron kayong prior trading knowledge po, mas mako-customize po ninyo yung setup po ninyo na gusto nyo, no? In terms of trading. Again po, no, sa trading wala pong fixed na income, no, or fixed na profit. Ayan, kasi po nakadepende po tayo sa capital, sa trading pairs natin, sa market volatility, trading setup. Ayan, maaaring parehas tayo ng capital, 100K, pero magkaiba tayo ng trading pairs. Pwedeng parehas tayo ng capital or trading pairs or crypto na tinitrade, pero yung setup natin, iba naman. Pwedeng parehas yan, pero magkaiba ng crypto. Pagkaiba ng crypto na tinitrade. So, since magkaiba tayo, iba ang market volatility, iba din po ang magiging profit yan sa atin. Okay, so, ganun po. Kaya hindi po siya fixed. No, kasi yung iba magtatanong, kailan po namin mababawi yung ROI? Yes, okay naman yun, no. Ganun naman talaga ang mindset natin, lalo na pag naglabas tayo ng capital. Kailan mo mababawi? Lahat naman negosyante ganun mag-isip. So dito po, mababawi natin ito once we take advantage of the market cycle. Okay? And sa RealQ po, no? Disclaimer, funds are stored in the exchange only. So si robot po, wala pong hinahawakang funds. Na wala po siyang kakayahan na mag-withdraw, mag-deposit, or mag-transfer po ng asset or funding balance po natin. Okay? So, yung pera po natin, nakastore po yan sa crypto bank. Kung saan ikaw lang po yung may access. Ayan. Safe transactions. Kasi dito, you can withdraw anytime, anywhere. Dahil under nga po ito sa blockchain, pwedeng hindi na kailangan magpaalam sa coach or sa company or kailan po ba ang payout dito. Wala po, anytime po yan. As long as marunong kang mag-withdraw, mag-deposit, mag-transfer, anytime po yan. Anyway, may mga tutorials po tayo or trainings po tayo dyan kung paano kung hindi ka pa marunong. And from time to time po, si RealQ, no, nag-upgrade po yung system niya based on market demands. Ayan, dati po,
nung bago lang ako dito sa Royal Q, Binance, HTX, Coinbase, no, parang apat lang yata yung ano niya, yung nakalimutan ko na yung isang ano, crypto bank, mga apat lang po yung crypto bank na minamanage or nakasupport sa kanya ngayon. Dumami na po, no, naging 8 na. 7-8, no, dumami na po siya. So nag-upgrade po siya as well as yung mga coins po na update po siya at the same time yung mga strategy. So normal po sa isang mobile app na nagkakaroon po ng maintenance. Yes po, no. So pag may maintenance, hindi naman po ganoon katagal na katulad ng mga nangyayari sa bangko. No, hindi po, mabilis lang po siya before mag-maintenance, nag-a-announce, no, or nag-notify po yung back-end po natin, yung operations team po natin. So kaya na-aware po yung mga users. Tsaka yung pera mawala naman sa Royal Q, kaya walang mawawala. So kung may mga robot-robotan sa labas or mga ading trading bots na interested kayo, pero yung pera isa sa robot, red flag po yun. Kasi what if nga, no, mag-malfunction yung AI, saan mapupunta yung pera mo? So dito sa Royal Q, safe po dahil nakastore yan sa ating mga respective wallets po na tayo lang yung may access. Yan. So meron na po bang kumita dyan, ma'am? Ito po yung mga kumita sa Royal Q, no? Marami po ito, no? Pero ito lang po yung na-screenshots ko. You can ask our subscriber kung may mga kilala po kayo na mga VIP namin. Yan. At kung kasama kayo sa mga GC namin, nagsisend po kami ng mga screenshot doon na updated. Ito po ay bago lang din nung July 12, iba merong June. So nakakita po ninyo, iba't iba po yung profit niya. Merong $10, $3, $5, no, $4, iba-iba po kasi ito, iba-iba sila ng capital, iba-iba ng setup, iba-iba ng crypto na pinapatrade, iba-iba ang market volatility, iba yung galaw ng market. Okay, so kaya iba-iba po yung nagre-reflect dyan. Ito, transaction history po ito na makikita po sa Royal Q, pero yung profit nyo, dun yan diretso, yung mismong crypto, yung pera, dun mismo sa wallet. Ito, parang record lang siya, parang payslip, no? Ayan po, ganun po siya, no? Ganyan po siya. Ayan. Ngayon, sa trading, sabi ko nga po kanina, kung gusto mo ng malaking profit, kailangan maglabas ka ng malaking capital. So, halimbawa po nito, itong tao na to, ang capital niya po dito, 2 million. So, that's why kumikita po siya in 6 days trading, ang total take profit niya po is nasa 489,550, no? Less than kalahating million po, no, ang kinita in 6 days trading alone. Ngayon, saan ka po makakita ng ganitong business na mababawi mo yung ROI in just 6 days, just a week? Sa traditional, wala po akong maisip. Kasi kung traditional yan, kung meron kang karinderya, restaurant, tindahan, coffee shop, no, milk tea shop, yung puhunan na ito, itong kalahating million na ito, 489, napupunta na po sa mga furniture and fixtures, mga ingredients, mga gamit, mga poster, napupunta na po doon. No? At hindi ka agad mababawi. Yan, mababawi natin siguro 5, 10 years sa pala mag-ROI. Sa trading po, possible po siya. No, basta alam lang natin kung kailan tayo makapag-take advantage sa market at alam natin yung takbo ng market. Yan. So, eto, na maraming kumikita ng ganito kalaki. Mapapansin po ninyo ito, lalo na sa mga YouTube na may mga bata pa, mga teenager pa lang, kumikita ng million. Kasi yung mga yan, may mga malaking capital. The same time, alam nila when to buy and when to sell. Yan. Sa manual nga lang po, may kumita na. How much more kung pina-automate mo na wala kang na-miss na opportunity na galaw ng market? Kung saan, magti-take profit ka. Yun po yun, no? Dito si Royal Q, kaya niyang gawin na hindi ka napapagod na nakabantay sa market 24/7. No? So kung gusto mo palang mag-accumulate ng crypto at kumita ng malaking profit, tapos may work ka, pwede mo ito ipagsabay kasi si robot na yung bahala, si Royal Q na yung bahala. Yan po. So how to get started with Royal Q trading? As simple as get the link po ng counselor po niyo or nag-introduce po sa inyo sa Royal Q and then deposit 120 USDT. Ma-activate na po yung robot nyo yan. You can access po the features at yung services ni Royal Q. Then mag-add po kayo ng gas fee na 20. Ano po yung gas fee? Ito yung sinasabi kong fuel fee dahil nga po si robot walang kakayahan po na mag-withdraw, mag-transfer ng funds. So ang gas fee po, nababawas lang siya every time na may profit po. Excuse me, yung trading po ninyo. So, yan po siya. And yung suggested na initial capital po sa kay Royal Q, pag nagpa-trades po tayo, 120 USDT po.
Yan. And then may transfer fee lang po tayo kung ang gamit po natin CryptoBank ay HTX, kasi yung fiat natin na peso, ko-convert natin yan sa crypto na USDT. Pagbili po natin yan, napunta sa wallet natin at nilipat natin sa Royal Q wallet natin, may charge po na $1. So total po tayo ng 261 USDT. So that is for Royal Q trading. So feel free to screenshot po, no, para may idea po kayo once nag-decide po kayo na mag-join po or magpo-automate po ng trades ninyo, ng crypto po ninyo. Now, para naman po sa mga wala pong suggested initial capital na 120, wala talagang kakayahan maglabas ng capital, meron po kaming another strategy, lalo na po sa team ko. Ayan. No, meron kami tinatawag na 3% 300 times signal strategy. Okay, remember po kanina, may pinaliwanag ako na dalawa yung trading period ni Royal Q. Cycle at one shot. Yung cycle, yung non-stop na trading, yung hindi, yung tuloy-tuloy. Yung isa naman, one shot, na pag nag-take profit ng isang beses, tigil na, magsiset up ka ulit. So that is the signal strategy. One shot strategy po. Paano po ito? Nagbibigay po kami ng trading signals, 3 hanggang 5 sa isang araw, no? And then kaya pong iset up in 30 seconds kay Royal Q. So, kailangan din po nating ma-activate dito kasi isi-set up din natin siya sa Royal Q, no? Then wait the signal to be delivered. Pag na-deliver na, ibig sabihin nag-take profit na yung signal mo, saka ka po mag-set up ulit. Kahit isang signal ka lang per day, okay na. Dito, iko-compound natin yung profit po ninyo, turning 15 to 100k dollars. Ayan, ang tawag po again, 3% 300 times signal strategy. Bakit po 3%? Ang goal na take profit po natin ay 3%. Yung 300 times, ibig sabihin 300 successful trades, successful take profit ng signal. Hindi po 300 na araw or 300 na beses. Or araw, tama, yes. No? So wala pong nakakaalam ito kung 12 months ba ito, gaano pa katagal ito, 18 months, 36 months, na wala pong nakakaalam, depende po kasi yan sa volatility ng market. So kung meron po kayong numbers game lang po tayo, no? Kung meron kayong calculator, pwede nyo pong i-compound. So kung ang capital po natin ay $15 at 300 yung goal natin na successful trades, at yung interest rate or yung target na take profit natin 3%. So to calculate, ganyan po yung mangyayari niya. Magyield po ng $106,000. Okay? So again, ito po ay para lamang sa mga risk takers, no? And you can provide time and effort kasi kailangan din po dito ng time and effort dahil nga dapat lagi po kayong online. Okay? Lagi po kayong online kasi hindi po natin alam kung anong oras isi-send po yung VIP signals. Yan. So, yung signals po natin, sinesend po natin sa private group chat natin sa Telegram. Okay? Dapat willing to be trained din kasi techie po ito, no, in terms of reset, pagsiset up po ng parameters or pagsiset ng signals. And then, advantage po dito, yung may mga prior trading knowledge kasi mas makikita po natin kung magalaw ba yung market or kailan ba magtitake profit ito. Yan. At dito po, no, new VIP can join from Pinas AI Traders Community only. Ibig sabihin yung mga under lang po sa akin at sa mga team ko po, no. So, you other VIP can join po if interested kayong mag-compound ng 15 USDT na capital po ninyo para matest yung performance ng robot. Pwede din naman po, just contact your counselor and let's discuss or communicate po, no? Kasi yung mga counselor po ninyo, alam po nila yung advantage at disadvantage po ng pagsisignal. Medyo risky lang po ito. Ayan. So, kung matapang kayo, pwede kayo dito. Ayan. Okay po, no? So, ayoko po dito ng mga nagre-reklamo kasi lahat po tinuturo na po namin. Okay? So, the signal po can be delivered in 24 or 48 hours or in a day, in a week, no? Basta hindi po madideliver ng 1 month naman. Masyadong matagal yun. Kaya nga signal eh. Kasi short term, no? Madideliver ka agad siya. So, magagaling po ang ating signal team from the international community po natin. Ayan. So, again, paano mag-start ng signal trading, no?
Kung meron kayong pang-activate ng bot, again, kailangan i-activate yung royalty kasi doon isi-set up yung parameters. Yung gas fee natin, at least $10, pwede na po yun. Ayan, yung capital natin, 15 USDT kada isang signal. So, ano po yun, no? Kung gusto mo dalawa, di 30 USDT na yun. No, isang trading signal, 15 USDT po, isang trading pairs po yun. And then again, transfer fee lang ng $1. So 3%, 300 time signal strategy. Magtototal po yan ng 146 USDT. Yan, no, sana po maliwanag yung signal trading po natin. So kung okay na po sa inyo yung 15 USDT na testing nyo na, nagde-deliver talaga yung robot, magaling talaga siyang mag-chart, nababasa niya talaga yung market, well, pwede na po kayong mag-cycle. Yan, wala pong, nare-recommend pa rin naman namin na mag-cycle kayo. Yun talaga ang pinaka-most recommended. Itong 15 lang, para lang talaga sa mga walang-wala. Pero merong 15 USDT na may chance po na maging long-term din, which is mag-compounding po tayo. So that is the signal strategy. Na trading strategy po ni Royal Q na po sa community ko. Kasi may community po tayo dito na hindi po nagsisignal. Okay, iba yung ano nila, strategy naman nila sa team. Mamaya mag-discuss natin yan. Okay po, no? So that is signal po. So sana maliwanag. Next po, yung Royal Q building communities. So kung wala po talaga tayong capital, kasi ang meron ka, pang activation lang ng robot mo, tapos ayaw mo munang maglabas ng capital, may other ways po. Kasi pag nag-activate ka, meron ka na pong unique invitation link. No, yung link na yon, yun yung pwede mong i-share sa mga kilala mo, no, sa mga ka-influensya mo, na gusto mag-automate ng trade, sa kung saan magkakaroon ka ng reward. So, meron pong another opportunity si Royal Q, yung tinatawag na Royal Q Building Communities, other ways to earn niya, at ang concept ng negosyo niya is subscription business. Ano po yun? No, ito yung mga companies na nasa subscription business, no? Netflix, Globe, LDT, Sun, Smart, yan po yun sila. Halimbawa na lang po, no, si Netflix. No, ito po, nagbabayad tayo kada buwan. Ang premium ni Netflix nasa 540 yata, no, per month. Pag nagbabayad ka nun kada buwan, nakaka-stream ka ng mga shows or television na available kay Netflix, makapagpanood ka. Pag after ng isang buwan, magre-renew ka ulit, bayad ka ulit ng 540, yan po ay subscription. Binabayaran po natin si Netflix. Limbawa po si Netflix, no, ang ano niya po dito, example natin dito, 500 pesos, no, $6.99 to $99 per month. So, halimbawa, $10 po ang binabayaran nating premium. Ang subscriber ni Netflix po, ang sobrang dami na. Ano po, no? Nasa 203.7 million po based on Statista. To 2020 pa lang. So, nung 2020, ngayon, wala pa tayong data ng 2024 kung ilan na. For sure, dumami na yan. So, ibig sabihin, ang kakitain ni Netflix po ay, ano, $2.03 billion or $116 billion per month kung ang palitan ng dollar ay 50 pesos. So yun po, ganun kaganda yung subscription business model. Parang katulad nila Smart, no, dito, PLDT yan. Nagbabayad tayo ng 1699 or 1599 na Wi-Fi kada buwan para makapag-access ng internet. Recurring revenue po yun kay PLDT, kung sino man yung internet provider natin, si Smart. No, mga yung SIM card natin, no, nagpapa-load si Smart ay merong sabi nating 60 million na subscriber. Gumagamit ng SIM card na 60 million. No? Nangyayari diyan pag nagpa-load yung 60 million na yan ng peso lang, hindi ibig sabihin kumikita na si Smart ng 60 million kaagad. No? Ang tanong diyan, may nag-load pa ba ng peso? No? Mababa na nga yung 50 pesos sa pinapa-load nating pang-data eh. Tama po ba? So, yun po yung on. No? Yun yung konsepto ng business ni Royal Q na kung saan subscription po yan. No? So, ganun po ka-passive income. Yan. Dito po sa community natin, sa Royal Q platform po natin, no, meron pong tinatawag na rewards program. Ito po ay para, again, para po ito sa mga ayaw pong mag... yung iba ayaw na... Mga gustong mag-build ng community, yung gustong mag-trade lang.
no? Hindi po ito pinipilit namin sa mga nagtitrade lang tapos isama namin ito. Hindi po. Para lang po sa gustong mag-build po ng community, mabibigyan po kayo ng rewards. So dito sa Royal Q, meron tayong tinatawag na rank from VIP 1 hanggang VIP 6 na kung saan pag na-promote po kayo sa higher rank ay tataas po yung rewards po ninyo. Ayan. Paano po yun nangyayari? No, you have to build the community and earn rewards. Example po ito, no, ang mabibuild po ninyo kasi pag nagbibuild kayo kay Royal Q sa subscription business niya, either team of traders po or builders po. No, yung mga taong, kung traders, mga taong gusto lang magpa-trade, magpa-automate ng trading nila at mag-accumulate ng crypto. Yung builders naman, yung katulad sa akin, no, na nagpo-promote ng Royal Q katulad ng ginagawa ko nito, it's a way of promoting Royal Q. No, to let everyone know, to educate everyone know the golden opportunity. Yan, build po, nagbi-build ako ng community of subscribers. So, paano po nagbibigay ng rewards si Royal Q? Ganito po yung nangyayari. So, ako, VIP na po ako, meron po akong kaibigan, sabihin natin pong si Marco. Ngayon si Marco po, nag-register dun sa link ko, nag-activate, nag-deposit ng 120, na-activate niya yung Royal Q niya. So, meron po akong $30. Pag nag-activate ka, automatic VIP ka na po. Ngayon po si Marco, na kaibigan ko, naglabas pa po ng pang-deposit na pang-capital niya, trading capital. At na-set up yun, at nag-take profit yung trading niya, meron po akong porsyento na 20%. Yan. So, every time nati-take profit po, meron akong porsyento kay Marco. Lagi po akong ganun, naghahanap ng taong magsusubscribe kay Royal Q. Hanggang sa umabot po ng 20 na ka-VIP. V2 na po ako niyan. So, hindi na po ako VIP 1, VIP 2 na po ako. So, ngayon, si Marco, dumami na sila, no? Sabi natin, may another pang nasubscribe, no? May napasubscribe pa siya, may napasubscribe pa ako, lumaki yung team, abot ng 20. Ngayon, sabi natin ito po ay si Angelica. Si Angelica po, no? VIP ko po yan. Dahil ako po ay V2 na umabot na ng 20, meron po akong 40 USDT. Yan, bagong VIP po si Angelica. Hindi na 30 po, no? 40 USDT na. Ngayon si Angelica, may mga kaibigan pa yan na hindi ko kakilala na nagpa-automate ng mga trades nila, nag-activate sa Royal Q. Meron akong 10 USDT since under naman yan sila lahat sa akin. Yan, so matotal, magkakaroon ako ng 50 USDT na rewards po sa registration lang, sa activation lang alone. Ngayon si Angelica, yung mga kaibigan niya, no, si Angelica, naglabas din po ng pang-trading capital, 30% na po. Hindi na po yung katulad kay Marco kanina na 20. 30% na kasi VIP 2 na ako eh. Dumami na kasi yung community of subscribers ko. Yun yung as a reward po ni Royal Q sa akin sa effort po na binigay ko. Okay? Lagi pong ganun, yung 20 ko, nag-multiply po sila, umabot po ng 100. With the condition na sa 100 na yun, tatlo po yung veto ko. So ano again yung veto? Ang requirement ng veto, merong 20 ka tao under sa'yo, under sa link mo, sa organization mo. So ganun po, no, sa VIP 3, nag-net ka ng 100 at nandun po yung tatlong veto mo. So, tatlong may tigbibente, no, na VIPs. Ngayon, hindi na to si Angelica. Sabihin natin meron pa akong another leader. Sabihin natin si Juan. Ayan, si Juan po, no, nag-activate, nag-register. Instead na 40 USDT na, kasi since V3 na ako, 50 na. Ayan. Plus, meron akong indirect na 20. Pag yung kaibigan ni Juan, si Maria, nag-activate din, meron akong 20 kahit hindi ko naman kilala si Maria. Yan. And si Juan, pag naglabas ulit ng trading capital, hindi na po 30, 40 na po yung gas fee ko, yung porsyento ko po sa kanya every time na nagtitake profit ka. Lagi pong ganon. No, habang lumalakad po yung community mo at nare-reach mo yung qualification para mapromote sa rank, tumataas po yung rewards po ninyo. Yan, from VIP V1, naging VIP 2, VIP 3, VIP 4, 5, and 6. No, hanggang 6 lang po tayo. So, hindi ko na po lalaliman or papaliwanag yung 4 and 6. Mabilis na lang po yan once nag-qualify po tayo dito sa VIP 1. Yan, yung importante, yung mag-decide ka po muna. No? So, passive income po siya sa totoo lang. Okay, so, halimbawa po, paano po nangyari yun? Ito,
yung may-aring account po na ito nung pandemic pa po ito, no. Shinare niya po yung Royal Q niya. Nag-activate po siya, no? Nag-deposit, nag-activate niya yung robot niya si Royal Q. Shinare niya ngayon, once na-activate ka, meron ka na kasing link niyan. Yung link niya, shinare niya po dun sa mga kakilala niya. Mga 28 katao yan, 10 plus 18. Ngayon, yung 18 na yon ang nag-activate. Nag-deposit ng 120. Ngayon, yung 10, nag-iipon. So, total, yung 18 niya, fast forward, naging 16,000. Ayan, ganun na po kabilis, no? Building communities lang po tayo dito. Paramihan ng subscribers. Katulad ng nangyari kay Smart at PLDT, kay Dito, kay Talk and Text. Ganun po ang nangyayari. Fast forward po, yung tao na to na nag-share lang sa 28 katao, naging VIP 6 po siya. Ayan, na-achieve niya po yung pinaka-highest rank. At ang kinikita po ng highest rank sa subscription ni Royal Q, dito po makikita nyo, in 1 week, kumikita po siya ng 38.96 million pesos. In a week. Okay po, hindi po in a month po, in a week po yan. No? Kasi nga, sa dami ng nag-subscribe eh. Paramihan kasi ng subscriber. At ang kagandahan pa po dito kay Royal Q, once na na-achieve mo yung highest rank, may privilege ka po na mabigyan ng excuse me, ng global profit sharing. No, na ito, katulad na ito, sa kanya, 65,000. Nabigyan po siya. I forget if it's 5% po, kung hindi na bago yung total sales ni Royal Q. Ito po yung sa kanya. Kaya November 2021, no, yan po yung na-receive niya araw ng patay po yan, no? Correct me if I'm wrong po mga coach, kung tama yung nasabi kong 5%, kung mali po, napaki-correct po dyan sa ating comment box. Sadly, parang nabago po yata yun. So, yun po, no? Ito po ang kagandahan kay Royal Q. Na pag the more na nag-build ka po ng maraming subscriber, passive income po yun, no? Kung kahit i-ignore mo na lang po yung ilan yung kukunin mong subscriber, basta lagi ka lang na nagpapasubscribe, yung papasubscribe. Dumami yung community mo, tapos namimit mo yung qualification na popromote ka sa highest rank. Dito, tigil na po yung ano po ninyo, yung pag-i-invite, yung pag-build. Hindi naman forever na nag-ano tayo, no? Mag-build tayo, V6 ka na, mag-build ka pa. Ano yung next ng V7? Wala namang V7 dito. No? So, yun po ang subscription business ni Royal Q, na kung saan, kung wala tayong kakayahan na magpa-trade po, ito po yun. No, ito yung option natin. So, ano po kagandahan ng subscription business? No shipping cost kasi wala naman pong tangible product to. Mobile app lang po si Royal Q, da-download lang po natin. No, wala po tayong papadala sa ibang bansa, no? Ayan, or sa ibang lugar kung may mga ano man po tayo, organization na magsiship ng product. So, wala po kasi ito ay mobile app. No selling of tangible, sabi ko nga, mobile application software lang po ito, da-download lang po natin. So, ang kagandahan niyan, wala pong madi-depreciate na product value, wala po tayong marireceive na mga negative comments po sa mga mahilig sa mga produkto like yung mga pabango, kape, no, kung nag-a-adjust ng size yung sachet or yung ingredient, no, dito wala kasi ang kagandahan nga dito kay Royal Q, from time to time nag-upgrade siya. Yan, yun yung kaiba niya sa traditional na mga negosyo po. And gives you lifetime passive income. Yun nga po yung sabi ko kanina na pag nakakabuo ka po ng maraming community of subscribers mo, traders man po yan or builders, pag dumami po yan, passive income ka po kasi tumataas na po yung rewards mo. No? Ang kagandahan niya pa, wala itong rat race na kagaya po ng networking, no? na forever na nag-i-invite, forever na nag-motivate, no? Sa mga MLM. Maganda naman po ang MLM, yun nga lang, may rat race po siya. So, dito po, wala po, no? Pwedeng ikaw lang yung may-ari, tao, pero yung account po kasi, yung organization mo talaga is robot. Which is, hindi po nagpapahinga. Hindi po yan nade-demotivate na pag bumaba yung market or nawalan ka ng kasamahan mo, wala po, hindi naman niya alam yun, no? So, dahil robot siya. Okay, hindi siya naapektuhan ng mga kadramahan po natin sa grupo natin, sa team natin na may nawala, no? Katulad na nangyayari sa mga ibang networking companies. Dito, tuloy-tuloy lang po siya. Kasi ang organization po ninyo, organization po ni Royal Q, ay robot po. Marahil tayo lang po ang humawak ng account. Pero yung gumagalaw po talaga ay robot.
Next, stable income unlike tangible products. So, hindi po ito katulad ng mga traditional na pag nagbenta ka po ng mga pabango, pampaganda, pampaputi. Eh, yan po kasi ay may araw lang na malakas yung benta, may araw na wala. So, parang hindi siya consistent, no? Dito, stable income siya. Kasi dito, wala pong pakialam yung companies, no? Hindi niya pinapakalaman, walang human intervention. Kasi nga po, robot siya. At naka-operate po siya sa blockchain. Unlike sa mga traditional na pag nagbago ng compensation plan o rewards plan yung isang company, hahabulin ka ng mga kasamahan mo. Dito, tuloy-tuloy lang po siya. Okay? Stable unlike tangible products. And worldwide market. So, sabi ko nga, 2 million na po yung users, no? As I mentioned earlier, no? Si Royal Q, 2 million na, dumadami na siya. At present po, 200 countries. So, ganun na po kadami. At cross-border po ito kasi nga, blockchain. No? Wala pong, hindi po kasi ito controlled ng government. Yan. And then, not affected by lockdown. Ano po ito? Ito po, no? During that time, ang nag-boom po kasi is mga trading. Kaya kung mag-lockdown na po ulit, wag naman po sana, hindi po tayo maapektuhan. And minimal overhead expense like rental, salaries. Ito po ay, wala po tayong pinagagastusan dito kasi wala naman tayong pinapasahod. Minimal lang, yung subscription lang na 120, na good for 1 year po. Yan, wala tayong nirerenta na space. Wala tayong pinapasahod, no? Dito, mapapansin niyo po, hindi siya katulad ng traditional business na or other companies na nagpo-provide ng company support. Dito, tayo po, we are the boss of our own dito kay Royal Q. Okay? So, 19 yan po natin yun. No, tayo po ang magtatrabaho, no? Sariling sikap po ito. Tayo yung boss dito. Tayo din yung financial manager. Tayo yung sales manager. Tayo yung marketer. No? Tayo yung HR. Kasi tayo yung maghahanap eh. Tayo yung mag-build po eh. So, ganun po yung subscription business ni Royal Q. Ayan. So, if you are interested po to join the subscription business, just get the link from your counselor and become our VIP ngayon din. Ayan. Hindi na po bukas, no? Hindi ngayon na po para hindi po tayo madidelay sa success natin. Okay po. To be a builder po, kung meron po kayong 120 USDT, transfer fee, pag bumili po tayo ng fiat natin, convert natin sa USDT, total of 121. Dito po ako nagsimula. Activation lang ng robot. Di po ako naglabas ng capital. No? Dahil meron na po akong link. Yun yung link ko na yun. I-share ko sa mga kaibigan ko. So, to date, ay VIP 2 na po ako. Working on my VIP 3. So, dito ko lang po nakita kay Royal Q yung ganitong klaseng business model na pang long. Na pwedeng short term, pwedeng middle term, pwede din pong pang long term. So, sa amin dito, ginagol namin long term talaga. Na hindi naman kami forever po na magbebenta or magpo-promote kay Royal Q na hanggang ano. Kasi may hangganan po tayo. Smart goals yung tinatawag natin dito na specific siya, time-bounded, achievable po, no? Real-time talaga siya, no? Kayang-kaya po kasi may mga nakagawa na po nito. Okay, just keep on sharing lang. Malay po natin, no? Na magustuhan nila yung pinapaliwanag po natin, yung ino-offer natin na business. Okay po, no? So, yan po si Royal Q in becoming po our VIP. Just screenshot po, no? So, once na na-activate na yan, you'll get your own unique activation link. At yun na po yung pang-share mo. Then you can start building po your community. Yan. So, nawa'y maliwanag po sa atin, no? Now, lastly po, you will not do the business alone. So, we are the Royal Q Philippines community. So, dito po, no, nagkaroon tayo ng mga international training. Ito po kami, ako po yan, yung naka-eyeglass dyan, nasa harap, na Blandy, no? Katabi po ni Ma'am Joy, na Blandy din, na naka-glasses, no? So, nagkaroon ng Road to V6 International Training last October 14 po sa Kuala Lumpur, Malaysia. At ang, ano po natin dyan, ang international, ano po natin, leader po or mentor po, si Sir Rupert Paracasan, yung kalbo po, no, na kulay green. Yan, si Sir Rupert po yan. Yan, na-meet po namin siya doon. Kasama po yung makasama na natin from different countries, from India, Malaysia, Brunei, Pakistan, yun po yung tayo makasamahan dyan, at Pilipinas, no? Tayo actually yung pinakamaraming pumunta dyan, no, ng mga leaders. Next po is, nung a month after nung first Road to V6 namin, nagkaroon ng pangalawang Road to V6 pero dito sa Pilipinas. Ang nangyari, si Sir Rupert na po ang pumunta dito.
kasi marami tayong subscriber dito na nire-request po siya na maturuan po tayo on how to achieve highest rank. Si Sir Rupert po ay V5 na, pero nagbibuild pa rin po yan ng community. Yan na po ang naging source of income niya. Yan, so ito po ay nangyari sa Mandaluyong sa May Tivoli Gardens po last November 25. And every Wednesday po, meron kaming tinatawag na Community Bullish Wednesday offline, yung gathering and meetup po namin face-to-face sa May Sinabon Glorieta po ito. Ayan, 3 PM onwards. So, malapit kayo, pwede po kayong pumunta doon. Free po yan sa lahat, no? Dyan po tayo nag-usap-usap, nagpapa-mentor, no? Or kung gusto nyo po na personal ang activation, pwede din po sa araw na yan, punta po kayo doon. Mamimit nyo po yung mga coaches and mentors po natin. Ayan, so sabi ko nga po, you will not do the business alone. Kung may idea ka man or wala, zero knowledge ka man po sa trading or sa pag-build ng community, hindi ka pa marunong, nahihiya kang mag-invite, meron pong kasing mga strategy yan kung paano gawin. Ayan, so our community support po, yung support system namin, nagpo-provide po kami ng free trainings from basics, concept, technicals, at strategy po. No, lahat po yan, tuturo po namin sa inyo as long as kayo po ay willing din na magpaturo. Yan. Online and offline events po and activities, meron kami niyan. Everyday may mga activities po kami sa mga kanya-kanya po naming team. And then coaching and mentoring, no, from business. May mga tao kasi na hindi pa alam kung ano talaga yung business. Yung iba naman na gusto magpa-develop in terms of their leadership, no, yung habit nila, mindset nila, yan tinuturo din po natin yan. Kasi may mga expert po tayo dyan sa industry. No, yan po yung mga coaches po natin. And of course, part na rin po dyan yung since magkakasama tayo sa negosyong ito, meron po tayong na-establish na camaraderie at bonding po. Mas nakakilala po natin yung isa't isa. Sabi nga po nila, your circle matters. No, so nagmamatter po yung takbo ng buhay natin sa mga nakakasama po natin, no? Kung gusto nating maging successful pero yung mga kasama natin is ayaw maging successful, hanap ka po ng mga taong gusto maging successful. Doon ka po dumikit. Yan, para mahawaan ka po, no? At ma-achieve po natin yung gusto natin mangyari po sa buhay natin. Yan, also we provide incentives, promos, bonuses, travels, and more. Depende na po ito sa kung saang community kayo nabibilang or team. Kasi may mga leaders po tayo na nagbibigay po ng mga promos and bonuses. So, yung mga travels po natin, minsan ito po yung sa mga leaders na po natin, no, na pinupuntahan yung mga community natin, especially po sa Hong Kong, no? So Hong Kong, dumadami na po tayo doon. And Hong Kong is the next crypto hub in Asia. So doon po, marami po talagang crypto ETM doon and very open na po ang mga tao in terms of crypto. So yan, kaya po pumoposition din po tayo sa Hong Kong. So dumami na po tayo sa Hong Kong. Yan, so ngayon po, why you choose Royal Q, why you choose us, kasi sa dami ng community, dami ng team, so at daming trading strategy, at different types of business models, tayo po, kung hahanap tayo ng negosyo, dapat yung relevant pa rin in the future. So, Royal Q is an AI, an artificial intelligent robot. So, ito po, we are working on the future. No? So, we are nagtatandem po tayo kay AI in terms of work. Business na nga itong ginagawa po natin. So sa pera po, nakakasabay tayo. No, kung pa darating man ang panahon na ang gobyerno ay re-regulate na yung crypto, ngayon pa lang meron na tayong ownership or meron na tayong na-accumulate crypto. So pagbibili tayo ng mga groceries, yan yung bayad natin. At least meron na tayo ngayon. Hindi yung dating pa lang yung time, saka pa lang tayo mag-accumulate. Too late na for us kasi malaki na masyado ang value or mahal na masyado yung mga crypto na gusto nating accumulate. Future of finance, wala na tayo sa traditional banking, napunta na po tayo sa DeFi and blockchain. And so many other futures po ng ating technology na kung saan it will change the way we live, the way we work, no, the way how we get our income. Yeah, and our lifestyle. So about us, kami po yung makakasama nyo sa negosyong ito. Don't worry, tuturuan po namin kayo from the basics down to sa pinaka mahirap po, no? Na lalawak po yung kaalaman po ninyo na makakatulong po sa pagpapalago ng negosyo. So sa international community, yung sa Kuala Lumpur, Malaysia po, si Sir Rupert, our team is what you call Team Superstars. Dun po tayo nakalink. Sa Team Superstars po, nandiyan po yung Eternals under po kay Coach Sherwin Chua. Ayan, yung Team Eternals po,
po. Yan yung Relke Philippines dito. Kasi may mga previous teams na po sa Relke, pwede namin kilala. Pero sa team natin, kay Coach Sherwin po tayo. At yung Team Eternals po, maraming team po yan. So, ngayon, we are under Team Icon po. So, sa Team Icon, dyan po ako nabibilang. At ang tawag po sa mga community na nabibuild ko ng mga traders po ay Pinas AI Traders. Kung sa builders naman po, ang team ko ay Horizon. Kasama ko po dyan yung ibang builders like Team Royalties, Team Spartan kay Coach Louie, yung Royalties kay Coach Miko, CGIT kay Coach Rain. Yan, for Pinas AI Traders po, no, under my team, Team Horizon, we are everywhere in social media, makikita niyo po kami. Search lang po yung Pinas AI Traders. Facebook, Instagram, Telegram, Discord, Threads, TikTok, Twitter, nandun po kami. Ayan, so before I end the presentation po, I just like to remind you na your dreams won't adjust for you, it is you who will adjust to achieve your dreams. Ayan, tayo po talaga ang magtatrabaho nun. No, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung wala po tayong gagawin, stable lang din yung buhay natin, ganito lang din, contento lang din kung ano yung sitwasyon natin. So, pero kung gusto nating may bago, well, let's act now. Yan, hanap tayo ng ways na kung saan kikita tayo ng malaki. No, na pwedeng ma-achieve po yung tinatawag nating time and financial freedom. Okay, so that's it for my presentation po, no. My name again is Patty Candole. So should there be any questions, we are open for the Q&A. So feel free to raise your hand po kung meron kayong question. Meron po tayong hand feature po dyan kay Zoom. Then, wait to be called on, tapos pwede na po namin kayo i-unmute para makapagsalita na po kayo. Yan. So, kung wala naman po kayong question, big sabihin, naintindihan po ninyo. Either naintindihan nyo po or wala. So, approach nyo na lang po yung counselor po ninyo. Ipa-follow up naman po kayo yan right after the session kung nagustuhan nyo po or hindi. And then, pag nagustuhan nyo po, gaguide po kayo nyan. Kung hindi naman, feel free to do your own research about my Royal Q. Para po mas alam niyo po yung mga pinapasok po ninyo bukod pa po sa information na binigay ko po sa inyo ngayong webinar po na ito. So, wag niyo na pong patagalin, no? Get the link from your counselor. Kung wala na pong question, no? We can end the session po. Get the link from your counselor and become our VIP po, no? And we will welcome you to the community. Yan, at tuturo namin lahat sa'yo. Okay, so thank you so much for attending po mga ka-crypto, and to God be all the glory. You can now leave po the meeting room. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you so much for attending. Shout out po sa lahat na makasamahan natin from Team Spartan, Team CGIT, no, Team Horizon, sa mga ka-VIP ko po dyan, sa mga VIP prospects ko po. No, let's start now. No, pagtulungan po natin, ma'am and sir. And of course, shout out po sa mga leaders natin, no? Team Icon and Team Royalties and sa buong ano po, no, sa bumubuo po ng Team Eternals. Maraming salamat po. Once again, to God be all the glory. See you po sa next webinar po natin.